Hello everyone! Good morning po sa inyong lahat. Good day. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga taga-subaybay at saka supporters mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa lahat po ng aking members dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta para sa aking channel. Okay, maraming salamat po sa inyo. Guys, ngayong araw na ito ay i-discuss ko or i-share ko sa inyo yung most common mistakes ng mga sari-sari store owners. Okay, so I have 3 most common mistakes ng sari-sari store owners. Bakit ko ito i-discuss? Kasi this is somewhat related sa previous vlogs ko about sa paano maiwasan or paano malaman ng pagkalugi ng isang tindahan. Ngayon guys, if we dig deeper, kung ano ba talaga ang pinaka-root cause or pinakadahilan kung bakit nalulugi yung mga tindahan or nagkaroon ng ano, is dahil siguro nagkaroon ng mga mistakes ang nagmamanage yung tindahan. Okay, so mayroong factor doon yung tayo mismo, kung paano natin dinala yung tindahan. At ngayong araw na ito, yun po yung pag-uusapan po natin. I hope guys na mapanood itong video. So this is an impromptu video, wala po yung script. So ito lang po ay based on my own experience and my own opinion regarding po sa negosyo po nating mga kasari-sari store. Okay, number one po siguro na i-share ko sa inyo is yung tinatawag nating management control. Okay, management control, somewhat related to your leadership, someone related to your policy making and decisions sa iyong negosyo. Okay, sa pag nagtatayo tayo ng negosyo guys, meron mga nakalakip na mga rules and regulations. Tama po, pagka ikaw ay naging empleyado, for sure, nag-a-abide ka sa mga rules and regulations ng pinagtatrabahuan mo. For example, sa Jollibee, bawal malate, for example, bawal mag-absent. So, bawal umabsent sa mga meetings, so dapat updated ka. So, kung sa tindahan mo ito guys, meron ka rin dapat mga policy. Una-una pong policy na dapat meron kang tindahan is yung clear at saka definition policy mo with regarding sa pagpapautang. Okay? So ito po yung unang ano niyan guys, ha, yung management at saka decision making mo. Okay? Marami kasi nagkakamali ng mga tindahan or mga sari-sari store kasi naguguluhan sila kung ano ba ang dapat nilang gawin. Kasi nga, magpapautang ba sila or hindi sila magpapautang sa kanilang mga customer or namimili lang ba sila ng dapat nilang pautangin at pagbigyan, yung iba naman hindi. Ngayon guys, pag hindi klaro yung definition mo or ng policy mo sa store mo, at the long run, ikaw din yung mamomblema. Like for example, okay, namili ka ng pautangin, si customer A, pinautang mo, si customer B, hindi mo pinautang. Pariha mo silang suki. Ngayon guys, si customer B ay magkapitbahay din at nagkakakwentuhan sila. Si customer A, nagsabi siya na ikaw as a sari-sari store, pinautang mo siya kasi nakakautang siya sa'yo. Ngayon naman si customer B, nasuki mo din sa tindahan mo, nagsabi, bakit ako hindi ako nagpautang? So it is a very big question for the customers nga, bakit siya hindi pinautang, ay bakit ako hindi pinautang pero siya pinautang? Ngayon guys, anong mangyayari sa customer B mo? Okay? So probably siya ay magtatampo, siya ay maghanap ng ibang tindahan. That is a clear example sa policy making mo sa store. Unang-una guys, if you have a policy sa store, dapat ito ay clear at well-defined. Number example, sa mga established business ba, pwede ka bang pumasok doon na mangutang ka? Like for example lang, sa Jollibee. Pwede ka bang pumasok na mangutang? Di ba hindi po? Unless you gumamit ka ng credit card. Pero pinag-uusapan kasi natin dito is yung sa sari-sari store mo. Ano yung mga epekto ng mga decision making mo at saka policy making mo pagdating sa pag-handle ng negosyo? Kasi pangalawang mistakes mo ng sari-sari store is yung tinatawag nating mismanagement. Okay, maraming tindahan or maraming sari-sari store ang nalulugi because of mismanagement. Pag sinabi mong mismanagement is na-fall under ito sa kakayahan mo na pamunuan or i-guide or i-operate yung business mo or yung tindahan mo. So ibig sabihin, you must be a good manager, at the same time you must be a good
leader pagdating sa negosyo mo. Kasi kung hindi mo ito ma-manage ng maayos, kahit gaano pa kalaki yung tindahan mo, gaano pa kalaki yung puhunan na in-start up mo, pwede ka pa rin malugi kasi hindi mo ito na-manage ng maayos. So maraming bagay na dapat mong i-manage ng maayos. Yung benta mo, paano mo pataasin, yung mga expenses mo, paano mo pababain or i-maintain na mababa, or paano mo i-track record, yung inventory mo, paano mo ito i-handle, lalo na kung palaki yung tindahan mo. So gumagamit ka ba ng mano-mano, or gumagamit ka na ba ng POS, POS kagaya namin gumagamit na. So merong mga systems and tools na pwede mong gamitin. So ngayon guys, it falls under your management kung kaya ba. Kasama din dun guys yung pagbabudget. Pagbabudgeting mo ng tindahan mo, yung ordering mo sa store, yung pagbabudgeting mo ng cash in mo at saka ng cash flow mo. The same time, yung mga bagay-bagay na related sa Sari-Sari store. But that's all, guys, no? Isipin natin mabuti na nakasalalay po sa ating mga kamay yung success o pagbagsak ng iyong tindahan or iyong negosyo. Okay, hindi po nakasalalay sa ibang tao yon. Nakasalalay po sa iyo mismo kung paano mo ito dalhin, paano mo ito palaguin, paano mo ito iangat. So nakasalalay sa iyo yon, nakasalalay sa iyong mga kamay. Okay, number 2 na tayo, no? Ay number 1 is yung ibang mga store hindi na nakapag-create ng clear policy making or decision making. Number 2 is yung tinatawag nating mismanagement. Number 3, guys, pagdating naman sa finances. Okay? Maraming misconception sa mga nagninegosyo, lalo na yung mga baguhang negosyante pa. Okay. Una, yung misconception pagdating sa kita. Okay? Akala nila na pag may benta na yung Sari-Sari store, ina-assume nila agad na kita. Okay? So actually, may vlog ako before na definition ng income at saka kita. Kasi very important ito na ma-distinguish ng owner or ng manager ng tindahan or ikaw mismo ng may-ari ng tindahan na ma-distinguish mo kung ano yung pinagkaiba ng income at saka ng sales. Okay? Kasi more likely, isang misconception dyan is pag nakabenta si tindahan, akala nakita na lahat. So, may pumasok na malaking pera. Misconception is hindi nila alam kung anong gagawin. Okay? So hindi nila alam, parang ang mangyayari is mamimismanage yung pagdating naman sa financial aspects ng tindahan. Okay? So mga importanteng bagay to i-consider guys, kasi nakasalalay dito yung growth, yung success also, at saka at the same time nakasalalay dito kung paano mo maiingat yung Sari-Sari store mo. Remember guys, na ang dream po natin at ang goal po natin ay syempre lumago po yung ating mga tindahan, lumago, lumawak or dumami pa, from maliit to malaki, from Sari-Sari store to wholesaler. So ganun yung mga goals natin, from isang branch to dalawang branch na, tapos ang isang branch na kapag venture ka pa ng isa. So yun po yung goals natin, ang lumago yung negosyo natin na pinaghihirapan natin. Ngayon guys, nakasalalay sa ating mga kamay kung paano natin ito papalaguin. Okay? So yun po yung most common mistakes. Number 3. Number 4 po is yung pagdating naman sa utang na ikaw mismo ang nangungutang. Kanina guys, yung in-example ko kanina sa example number 1 is ito yung kung example lang yun na policy mo kung magpapautang ka ba o hindi. Ngayon guys, pagdating naman po sa ikaw mismo, financial aspects mo na nangungutang. Marami kasi guys na marami yung mga stores na nabaon talaga sa utang and di ka not recover na. So, isang mistakes yun, yung na-overdrawn ka or na-drawn ka into usurious ang tawag ko dun eh sa pangungutang. Yung minahaluan mo na ng mga bagay-bagay na hindi natama sa store. Okay? Idagdag ko lang guys, no, yung regarding sa mga most common mistakes is yung meron din mga misconception na pag lumago yung tindahan nila, hindi nga nila alam kung anong gagawin nila sa pera nila, sa kita nila. Ngayon guys, pinapasok nila sa hindi magandang gawain. Okay, hindi mabuting gawain. So it will cost you bankrupt. So pwede kang ma-bankrupt, pwede kang malugi, pwede kang malubog sa utang. Okay, ngayon naman, paglubog ka na sa utang talaga, so that is a form also na
ikaw ay nagkakaroon ng mistakes o nagkaroon ng pagkakamali sa iyong pag pagninegosyo sa iyong pagtitindahan. Okay guys, medyo bulol-bulol po ako magsalita. Impromptu po ito. I hope na kahit papaano meron kayong natutunan sa akin. This will be a parang reminders everyone na to take good care of your business kasi pinaghirapan niyo yung lahat. Pinaghirapan niyo to. So, i-recap ko lang. So, you must have a clear definition of your policy and decision making. Number two is yung mismanagement. Dapat aralin mo rin yung leadership style mo or yung pagiging manager mo sa tindahan. So, number three naman is yung pagdating sa pagpapautang at saka yung ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Okay, so remind, recall nyo na lang. Okay guys, thank you so much everyone. So I hope you learned something for today. Thank you so much po. Maraming salamat. Goodbye guys.